Pagpasok ng bahay, si Tiff naisipang gawa ng kanta ang kanilang mga nanay at para mas ma-inspire. Itinuloy nila ang usapan tungkol sa mga espesyal na babae sa kanilang buhay. About mama ulit. Okay. Gagawa po kami ng kanta para po sa mama namin specifically. We're gonna talk about a mom's life. A mom. What is your relationship with your mom? Like? Just a typical sweet mother and son relationship. Sometimes we watch TV shows and movies together. My mom has been this like safety zone for me. I feel secure in the sense that I know that she'll always be by my side because I know that she loves me very much. Opo. Mama's boy din ako. Siya nga'y laging kasama ako sa bahay. Kasi diba nga si Papa, di nga laging nakakasama yun. Yung alaga niya, yung mga anak niya, mga halaman, lagi niyang dinidiligan. Eh, plantita nga si Mama. Korean-Korean kasi mahilig si Mama sa mga Korean. Nanonood po kami. Minsan po nagkukulitan po kami at sabay din po kami kumain. Sobrang miss ko na po yung si Mama. Yung boses niya po, siyempre yung kulitan namin, Kuya. Simulat sa pool kasi kami talaga magkasama. So si Mama, once na nasa galaan ako, hindi makakatulog yan. Si Gab, kinuwento rin ang relasyon sa kanyang mama. From the start, daddy's girl talaga ako. Kasi mama, taga-support lang talaga dati. Kasi palaging si mama nasa trabaho. Eh, pero once I got older, parang mas lalong lumalapit na yung loob ko kay mama. Siguro dahil nagkakaintindihan kami sa mga bagay-bagay. Gaya nung sa bills. Kung saan nakukuha pang grocery namin, pambili ng gamot ni Papa, pang maintenance ni Mama, pang maintenance ng kapatid kong isa. Si Mama, hindi siya nahihiya sa akin lumapit. Gusto ko lang sabihin sa Mama ko na ginagawa ko lahat para sa kanila. At sana, if ever matapos to, gusto kong makareceive na mahigpit na yakap tapos sasabihin na proud ko sa inyo. Tapos, pagluto ako ng masarap na ulam ni Mama. Yun na. Ikaw naman, titip. Sa akin naman. Sobrang hanga ako kasi may mga times na nag-give up na si Mama. Yun lang rin, babawi ako sa kung ano yung binigay nila sa akin. Di man yan financially, pero sa pagmamahal, bubusugin ko sila. Siyempre, Mama is Mama. Para matulungan ang housemates sa kanilang munting regalo para sa kanilang mga ina, ipinakuha na ni Kuya ang musical instrument sa storage room at itinuloy nila ang pagbuo ng kanta. Wait, guys. Paano natin simulan? Ano, te? Gawa natin ang tono muna. Tono. Sabi ka natin. Hindi ba grapit ito? Dalawang buwan. Dalawang buwan na rin tayo di nakikita, Mama. Sana nandirito ka sa tuwing ako'y nag-iisa. Siya po talaga yung best friend ko, Kuya. And kunwari po, nasa-stress po si Mama. Minsan sasabihin ko, Ma, kanta kit. Ibig sabihin, ano po kami, magkantahan lang po kami sa bahay para ma-distress po si Mama, pati po ako. Ganyan po yung ginagawa po namin, Kuya.